mga bossing, welcome back to my channel. Alam niyo po ba mga bossing ko, ayon po naman to sa mga punsoy, kung ano ang mga maiinam na meron po tayong mga ganito na aking mababanggit sa loob ng inyong puntahanan upang maka-attract po tayo ng swerte. Ang video ito ay para po sa inyo. Iba mga pamamaraan mga bossing ko para maka-attract po tayo ng swerte. Kung kayo po isa sa mga naniniwala sa mga ganitong pamamaraan, kagaya ng mga iba't ibang uri ng herbal, ganun din po yung nagmula sa kalikasan na numero uno at ganun din po yung mga pinaniniwalaan pagdating naman po ito sa mga punsoy. Mainam po mga bossing ko na wag po kayo magpapawala sa loob ng inyong tahanan ng isang bowl na orange. Ayan, kahit po yung mga replica lamang ng orange, yung mga plastic lamang, yan po ay sumisimbolo rin po or nakaka-attract po yan ng kasaganahan. Kaya kung kayo po isa sa naniniwala sa mga pampaswerte, mainam na wag po kayo magpapawala ng isang bowl na oranges sa inyo pong lamesa, sa inyong hapagkainan. At ganoon din po mga bossing ko, ang pagpapasok ng mga buhay na may halaman, yung halaman na may buhay, yan po ay magdudulot sa inyo ng swerte. Nag-aalis po yan ng mga negative vibes sa loob ng inyong tahanan, at instead na negative, kung halimbawa napapansin nyo na parang maalinsangan sa loob ng inyong tahanan, kulang po kayo ng halaman na may buhay. Subukan nyo po magpasok, yan po ay para magiging maginhawa ang pakiramdam po ninyo at dyan po magpo-flow po ang swerte. Ganon din po mga bossing, ang wag na wag rin po kayo magpapawala ng mga fresh na bulaklak na meron po kayo sa loob ng inyong tahanan. Kahit yung mga nakukuha lamang po natin sa tabi-tabi, pwede po yan. Wag lamang po yellow bell mga bossing. Wag po kayo magpapasok niyan sa loob ng inyong tahanan. Mainam po yung halimbawa kahit mga kung may rose po kayo, bakit hindi? Yung mga peace lily, ayan, or kaya po yung mga orchids, magpasok po kayo sa loob ng inyong tahanan. Makakadulot din po yan ng kasaganahan po para po sa inyo. At ganoon din po mga bossing ko, ang paglalagay ng mga fountain. Ayan, ang fountain na maganda ay sa may silangan at doon sa may main door po ninyo nakalagay po siya bago pumasok ng inyong tahanan. Or kaya po ay pwede nyo to ilagay sa, kung may paglalagyan kayo sa may silangan or kaya po sa center table ng inyong tahanan or kaya sa center ng inyong tahanan. Maganda po kayo doon kasi kailangan, maganda po kasi na ang wealth po natin, lalo-lalo na yung tubig, yan pong isda, yan po ay sumisimbolo ng kasaganahan, nasa gitna, nasa center ng ating pong tahanan. Pero kung wala kang space dyan, doon na lamang sa main door bago pumasok ng inyong tahanan. Ngayon po mga bossing ay mainam din po na maglagay din po tayo ng mga iba't ibang mga dekorasyon kagaya ng makapagpapasaya sa atin, makaka-attract ng kaligayahan para makapasok po ang swerte, kagaya po ng mga laping Buddha, ganun din po yung mga toothbrush, ganun din po syempre itong mga welcome dwarfs po natin. Ayan, yes, sila po yung mga nakalap, ayan, nakatawa, at talagang parang wini-welcome kanya na o iniinganyo yan ang mga swerte na pumasok sa loob ng tahanan. Ngayon din po mga bossing ay mainam din po na meron din po kayong mga tinatawag na money tree or kaya po yung mga gemstone. Ayan, yung pinakita ko nga po sa hindi ko pa pala na-upload to. Ayan, mamaya i-upload ko rin po ito sa inyo. Yung mga kagaya po na pinakita ko po sa inyo, kaya lang kabigat-bigat kaya hindi ko na siya ma-demo po sa inyo, pero pinakita ko po to sa isa kong video. Ito po yung money tree na ano naman po siya, gemstone. Ayan. Ngayon po mga bossing, mainam na meron tayong mga ganyan. Pero kung wala ka naman ganyan, kahit yung mga ordinaryo, kasi meron din po ako mga ordinaryong ito, yung mga magagaan. Yung mga money tree nga ganito, ayan, sumisimbolo rin po yan ng kasaganahan. Kaya mainam na meron din tayong ganyan, yan ay nakalagay sa pinakamaganda po kasi sa may silangan. Tapos, kayo po bumili na lang kayo ng cabinet na parang patungan po nito para mataas maraming mga pampaswerte kagaya po nitong aking nababanggit. Pero kung wala naman po kayong ganito at bibili pa, ay di ano na lamang po yung kung saan pwede nyo ipatong yung mga nakaka-attract ng kasaganahan. Mainam na meron tayong mga ganito mga bossing ako, at ako po ay nagsimula rin sa mga ganito. Kagaya nga po na na-share ko nga po sa inyo, dati ako po ay merong ganyan. Kaya lang, ako po nagtindang ng mga ganyan, ng mga pampaswerte. Kaya lang po, ay ako yung natalo doon sa bentahan okay naman, kaya lang sa empleyado
Kumbaga, hindi pa ako gumagawa noon ng iba't iba mga pampaswerte, kagaya po na ako kasalukuyang gumagawa ngayon yung mga nagpo-focus talaga, hindi sa panahon na ito, kaya kumbaga hindi pa rin ako sinuwerte po dyan. Pero nung i-welcome ko mga gantong pampaswerte, pinapausukan ko po sila, kinakausap-kausap, inaalayan, ayan, nagdire-diretso po yung flow ng swerte. Kaya mas may na mga bossing, meron tayong mga ganito, kesa sa totaling wala kayong ganito sa loob ng inyong tahanan. Kasi ito po yung makakadulot po na pantaboy ng mga negative vibes, ganun din po yung pangakit ng swerte, para kahit kayo ay kumayod, kumagay worth it naman, kahit kayo ay magpakapagod, kahit kayo ay magkapapuyat-puyat, worth it naman kasi kumikita kayo. Ang masaklap po kasi kumayod ka na ng kumayod, hindi ka makaahon sa pagkakautang, lagi kayo may problema, ang hirap po ng ganyang sitwasyon. Kaya yung mga gantong pamamaraan, simple pero napaka-epektibo, ay maaaring makatulong po ito na malaki po sa atin, at kayo po mismo magugulat sa laki ng pagbabago magaganap po sa inyong buhay matapos nyo po itong gawin. Yun lang po guys, salamat po sa panonood, and don't forget to subscribe my channel. At numero uno rin mga bossing, baka po tayo mag-display, magpasok ng mga iba't iba mga pampaswerte, pero kadudumi ng ating bahay. Kailangan numero uno ay maglinis po muna tayo ng ating bahay para ma-welcome po natin ang swerte. Yun lang po guys, salamat po.